Welcome back ulit sa ating munting channel, mga kabarangay. Ayan, nakamusta po tayo, mga kabarangay. So ayan, bumili nga pala tayo ng isang pata. Ilaga natin na may kasamang munggo, mga kabarangay. So ang style ko na to ay direkta na. Kailangan lang natin rito ay hugasan na maigi yung pata. At huwag na nating igisa para makaminos tayo doon sa ating mantika. Ayan. At syempre yung pata, linisin lang natin ng maayos. Ayan, mga kabarangay. So hiwa-hiwain lang natin ng medyo party-party natin para mamaya pag may kainan na kanya-kanyang kuha na lang. Ayan. At syempre number one, hugasan muna mga at least mga tatlong bisis man lang hugasan, mga kabarangay, para maging malinis na maayos ang ating pata. So ayan, naglagay na tayo ng tubig para pampalambot niya. At syempre, timplahan natin ang asin at syempre yung luya para iwas lansa, mga kabarangay. So ayan, kumukulo-kulo na. At syempre, tanggalan natin ang bula para ito yung madumi sa ating niluluto. So dapat natin itong alisin. At syempre, pakuluan lang natin ang pakuluan at saka natin yung mamaya ilagay natin ang munggo para pag naluto yung munggo, sasabay ngayon sa paglambot yung ating pata. Pareho silang sabay na lumambot. Kaya unahin muna natin yung pata pag papakulo kasi nga yung pata po ay medyo matagal nating palalambutin. Matagal siya lumambot kaysa dun sa munggo. So ayan, pati po yung ating tomatis, i-prepare na natin. At syempre yung ating sibuyas. So nilaga style po ito dahil ito po ay hindi na natin ginigisa. Imbis na igisa natin ang sibuyas, kamatis at maraming bawang, nilaga style. Isabay lang natin sa pagpapakulo itong ating mga pansahog hanggang sa maluto at madurog at lumambot. At syempre, may bawang din siya. Ang pinagkaiba lang po nito ay hindi na natin ginigisa. So ayan, nilagay na natin ang ating munggo. Syempre, yung munggo na yon ay malinis na rin. Ayan, nilagay na rin yung bawang. Ayan, at syempre, yung kamatis at sibuyas. So, pag sabay-sabay na yan, pag naluto at pag natimplahan natin yan, ay ganun na ang kalalabasan yan. Parang nilaga siya, mga kabarangay, na may kasamang munggo. So, ayan, syempre, mag-additional tayo ng patis. Bitsin, paminta. So, ganun lang kasimple ang ating timplada rito. At talaga namang masarap. Talaga namang masarap ang ating nilagang pata sa munggo. So ayan na po, mga kabarangay, napaka sakto po ang kanyang lambot at sumabay po siya sa paglambot ng ating munggo. Ayan, napakasarap, napakaganda ng ganitong sistema ng pagluluto dahil una-una hindi na natin kailangan igisa, direkta na. So kung anong pansahog sa panggisa, yun din ang nilalagay natin, may bawang, sibuyas, kamatis. Ayan. Shoutout sa aking mga followers dyan, mga kabarangay. Maraming salamat sa inyong suporta. At sa walang tigil na panunod ng aking munting channel. Ayan. So, super lambot na po ang kanyang pata. So, pwede na po tayong maghain at kumain. Ayan, mga kabarangay. Medyo naghahain na at kainan na nga. So ayan, ganyan lang kasimple ang ating menu sa araw na ito, mga kabarangay, at napakasimple, napakadali. Ito po ay ginawa nating simple, simplihan, at paminsan-minsan kumain tayo ng pasimple. Simpleng-simple na mga ingredients, simpleng pagluluto. Ayan, at maraming salamat po muli sa inyong lahat.